Pinoy Comics Illustrator, sikat sa Amerika. Siya si Tony De Zuniga, ang ating bidang Pinoy. Iba't ibang tauhan, punong-puno ng aksyon, at nakaka-addict basahin. Ilan lang ito sa mga karakter sa DC Comics na patok sa Amerika. At alam nyo bang ang nasa likod ng mga katang-isip na comic characters na ito ay hindi isang banyaga, kundi isang Pinoy? Siya ay si Tony De Zuniga, isang Pinoy comic illustrator na nakabase sa Amerika. Sa Pilipinas, na-drawing na ako ng comics. Yung mga lagim, marami. Dahil sa Pilipinas, ang comics, weekly. Hindi naman kamukha rito bi-monthly or kwanto sa atin. Linggo-linggo, puro wala po na, tutuloy, ganyan na. Pero at that time, mahuhuse lang kami mag-drawing. Pero yung art ng kung paano mong idudrawing na malinaw ang istorya, yun ang wala sa mga karamihan ng mga artist, hindi alam yun, yung outside ng US, ganun. Si Mang Tony lang naman ang co-creator ng mga karakter sa DC Comics na sina Jonah Hex at Black Orchid. At sa maniwala kayo o hindi, ang sikat na karakter na si Jonah Hex ay isa na ring Hollywood movie na malapit ang ipalabas. Si Jonah Hex ay isang fictional character na bida kontrabida sa DC Comics at kinatatakutan dahil sa pilat sa kanyang mukha. Gagampanan ito ni Josh Brolin kasama sina Megan Fox at John Malkovich. Astig, di ba? Matapos graduate ng kursong commercial art mula sa UST, nagpunta si Mang Tony sa Amerika noong 1962 upang makipagsapalaran sa mundo ng comic art. Kumpisa ako ng DC Comics kasi nakilala ko yung isang editor nila. Hindi ka ba nagdodrawing ng comics? Tinanong ako. Oo, ako. Yan ang ginagawa ko noon sa ano. Sampit ka ng ano sa akin, ng ano mo, titignan ko, sabi niya. Di nagtagal, unti-unting nakilala ang pangalan ni Mang Tony sa inking at penciling. Nang maglaon, naging co-creator siya ni John Albano para sa Jonah Hex at ni Sheldon Mayer para sa Black Orchid taong 1977 nang manirahan sa New York. At sa loob ng 18 taon, nakapagtrabaho siya sa pamosong DC at Marvel Comics kung saan naging illustrator siya ng X-Men at Spider-Man. Naging video game designer din si Mang Tony para sa US at Japan Division ng Sega. At nang magretiro, nakomisyon naman siyang gumawa ng mga painting at magturo. Eh Mang Tony, ano naman kaya ang may papayo mo sa mga Pinoy comic illustrators na nangangarap makapasok sa comics industry sa Amerika? Huwag yung masyadong itindihin yung pasisikata mo, mose ka mag-drawing. No, itindi mo paano mong iaano yan na pag binasa mo yung istorya, malinaw, maintindihan mo. Kahit sa Amerika na siya naninirahan, dala pa rin ni Mang Tony ang dangal ng pagiging isang Pilipino. At sa larangan ng comic illustration sa Amerika, di may tatangging isa si Mang Tony sa mga tinitingala. Oh, si Tony De Zuniga, comic book illustrator. Pasok ako sa Pinoy Records.